hindi daw natutunaw ang soft gel ng ProLife Atlas Vitamin A at hindi siya FDA approved. Hi everyone, it's Blanche and welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ProLife Atlas Vitamin A. Ang dami ngayon kumakalat, mga naninira na sabi nila yung ProLife Atlas daw is fake daw siya. So yun, at ang daming may sabi na plastic daw siya. So ngayon ipapakita natin sa inyo, ibababad natin siya sa tubig kung talaga bang hindi siya natutunaw. Ayan. Ito, meron tayo ditong ProLife. Ayan, since gumagamit ako nito at nagbebenta din ako nito, kasi sobrang dami talaga ng mga chismis-chismis dyan na fake nga daw itong ProLife natin. So, ayan, dito ko ilalagay. Dito ko siya ilalagay. Tapos, syempre, ilalagay natin ang tubig. Ayan. Dito natin ibababad yung ProLife. Titignan natin kung talaga bang totoo yung sinasabi nila. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ang laman nito is 100 soft gels. Ayan, may naka-indicate naman dito. At ayan, kunti na lang yung laman niya. Kasi nga, ginagamit ko siya. Binababad ko siya sa aking face at sa aking katawan bago ako naliligo. Ayan, kunti na lang siya. So, kukuha tayo na ang isa. Ayan siya, guys. Ayan. Sabi nila, para daw siyang ano, para siyang plastic. Tapos yung sabi ng yung reklamo nila is ang pangit na ng amoy, parang lansang isda, parang hindi nila ano, baga hindi nila maintindihan kasi normal lang naman. Normal lang siya kasi itong ano na to, itong ano, dietary supplement is fish oil siya. Kaya yung amoy niya okay lang, normal lang yan siya. So yan siya. So ibababad natin siya dito sa tubig. Tignan natin kung talagang totoo bang hindi natutunaw yung mga chismis-chismis nila. So, ayan. Ibababa din natin siya dito sa tubig. Kasi, di ba, yung iba is in-intake nila, iniinom nila, at yung iba naman is pinapahid lang. Ayan, kasi dietary supplement siya, ayan, no? Contributes to a healthy heart. Kung ano siya, parang the same siya sa Myra A. Ng vitamin E. Mas mura nga lang to kaysa sa Myra E. Tapos 100 soft gels na yung laman niya. Good for 3 months na siya. Ayan. So mamaya, babalikan natin siya. Habang inaantay natin siya is mag-half bath muna ako. Ayan. Diyan lang yan siya. Nakatatlong bottles na ako nung ProLife Atlas Vitamin E. Kasi sobrang ano, ginagamit ko talaga siya lagi. Siguro mga 5, 2 sa face, 5 sa katawan. Kasi binababad ko siya. Kaya yan, sobrang bilis niya maubos. So ayun na, kanina binabad, nilagay ko siya kanina is 9:25, alas 9, 9:25 din na. Tapos ngayon, 9:50 PM na. So, yun na yung kanyang itsura. Ayan, kung napansin nyo. Ayan, medyo natutunaw na siya. Unti-unti na siyang natutunaw. Ayan. Kasi ano, wala akong kalam-alam dun about sa issue na yun. Bigla na lang nag-PM sa akin yung reseller ko. Nag-send siya sa akin ng letter from FDA, Food and Drug Administration. At ang nakalagay dun is, bawal na daw magbenta yung mga establishment ng ProLife Atlas Vitamin E. Kasi hindi po registered sa kanila. So parang ako din, syempre as a seller, parang naano ako. Kumbaga, nag-alala ako. Tapos napaisip ako kung totoo ba to or ano to, paninira lang ba. So yung ginawa ko is, nag-PM din ako sa aking mga supplier at nagtanong ako about that issue, kung totoo ba or ano. Tapos, ang daming nagsabi na hindi daw siya totoo. Tapos, ang dami din nagsilabasan ng mga ano, ng mga feedback from the real user na hindi naman daw talaga totoo. Oo, merong mga piki na ProLife. Pero, yung mga binibenta namin is, original siya.
At na-find out ko na yung letter na yun is noon pa palang June 20. Papakita ko sa inyo yung letter dyan. Noong June 20, 2016 pa siya in-issue. Alam nyo kasi sobrang dami ng naging issue na ganun sa mga iba't ibang products na lalo na yung mga product na sobrang nag-trend talaga siya. Sobrang patok talaga siya. Ginagawa nila ng issue para hindi, kumbaga para hindi siya sisikat, para mahinto na, para mawala. Kasi sobrang, kasi may mga kompetensya din sila. So siguro, hindi naman sa ano, siguro dahil lumihina na yung ibang ano dyan, hindi na ako mag-mention. Kaya naisipan nilang maglabas ng ganung letter para ma-stop na yung mga buyers. Kasi sobrang daming buyers ng Pro-Life Atlas kung mapapansin nyo. Ang daming gumagamit, ang daming users. Kaya sobrang dami din kumbaga nag-react. Kasi merong isang tao na nag-post about doon. Hindi ko alam kung binayaran lang siguro siya. Or, ang hirap naman kasi mag-judge. Hindi natin alam kung totoo ba talaga yung ano doon. Basta ang akin lang is, mas madami yung kumbaga, mas madami yung nagbigay ng mga positive feedback about kay Pro-Life. At sobrang satisfied silang lahat. Yung ibang sabi, sumasakit daw yung ulo nila kapag umiinom sila ng Pro-Life. So para sa akin, at hindi lang para sa akin, ang dami din yung nagsabi na lahat naman kasi ng mga ini-intake natin is meron siyang mga, kumbaga, mga side effects. Kasi nga kahit uminom tayo ng coffee, may mga coffee na nagpa-palpitate tayo, nakakaramdam tayo ng yun na nga, palpitation. So, depende yan sa body natin kung paano mag-react. Huwag natin sisihin yung ano, kumbaga, porket ganito yung nararamdaman natin, siguro hindi lang tayo hiyang, so better stop. Kasi sa lahat ng product naman, is hiyangan lang talaga siya. Kasi kung peke nga si Pro-Life, edi sana dati pa is wala nang bumibili sa kanya. Kasi kung talagang ganun. Pero hindi, ang daming na-satisfied, ang daming pumuti, ang daming yun nga, ang dami na satisfied sa kanya. So, kaya dumami yung kanyang mga users aside sa mura siya. Kasi kaya siya mura, kasi book orders yung kinukuha ng mga suppliers sa ibang bansa. Sobrang dami ng kinukuha nila, kaya nakukuha nila ng mas mura. Tsaka pinapalabas nila na plastic daw yung kanyang ano, yung soft gel ng Pro-Life. Which is wrong, mali po. Kasi sabi nila, baka daw maipon sa katawan natin, sa tiyan natin, yung Pro-Life kasi nga plastic, pero hindi po. Yun po yung ginawa ko kanina, yung pagpapatunay na hindi po talaga plastic yung Pro-Life. Natutunaw po talaga siya kasi soft gel siya. At yung issue pa dun is yung Costco manufacturer daw. Hindi po manufacturer yung Costco company. Isa po siyang kumpanya na yung Costco po is Costco Wholesale Corporation. Hindi po sila manufacturer. Pero sa mga users dyan na, kumbaga, nag-alala, nag-worry kayo sa issue na yun, so, nasa sa inyo pa rin yun kung ipapatuloy nyo siyang gamitin or stop nyo na siya. Kasi, sarili nyo lang din, kayo lang din mismo yung makaka-decide kung ano yung gagawin nyo. Basta yung sa amin ng mga seller, ang pinangahawakan lang namin is yung mga users, yung mga real users na nagbigay ng mga positive feedbacks. At saka sobrang dami din naman, kahit i-search mo sa Facebook, sa YouTube, at sobrang dami din naman nila na satisfied. At kung meron mang mga hindi na satisfied is yung mga nakabili ng peke. At kaya para sa akin, naniniwala ako na paninira lang nila yon, yung mga letter na nilalabas nila, yung mga issue na pinapakalat nila is paninira lang sa Pro-Life Atlas Vitamin E. Kaya ako, painigan ko pa rin, yung pagpapatuloy ko pa rin yung paggamit ko. At ipagpapatuloy ko pa rin yung pagbebenta ko. Maliban na lang kung maki-MJS yung Pro-Life at may paliwanag ang lahat kung ano ba talaga yung totoo. Baka mabago yung paniniwala ko. At syempre maganda na rin sana yun kung maki-MJS man yung Pro-Life para mas, kumbaga, malaman ng mga buyers kung ano yung totoo. Buyers and sellers. So yun lang. Thank you so much for watching. So, sorry ang ingay ng background ko. Please give this video a thumbs up. And kung may mga products kayo na gustong ipa-review sa akin or mga videos na gustong ipagawa, mag-comment na kayo sa baba. And don't forget to subscribe. So, yun lang. Thank you so much for watching. Bye! See you in my next video. Ayan na po yung pinaka-final result niya. So, naumagahan na po. Kalimutan ko nang i-video kagabi. So, ayun, wala na siya. Tunaw na talaga siya kung mapapansin nyo. So, ayan, confirm hindi po talaga siya plastic. Natutunaw talaga siya.